Hi everyone, welcome to Red Zabaulan Channel. For this video, meron po tayong American Home Automatic Washing Machine. Gagawin natin sa kanya, i-deep clean din natin siya. At the same time, papalitan natin yung drain motor dito. Kasi pag naglalabas siya, lumalabas yung tubig. Kaunti-unting lumalabas, so papalitan natin siya ng drain motor. At magbibigay din ako ng tips kung may mga sira, kung anong dapat nyo gagawin. So sa case na to, tatanggalin natin dito yung mga screw. Ayan. Tatanggalin natin sa ibabaw. Ayan. And then, i-pressure wash natin mga kapatid. So yun guys, panoorin nyo po. Screw. To remove na yung top cover, tanggalin yung screw dito. Sa American Home, kailangan mong tanggalin dito sa likod, saka dito. Ayun. Napakahirap ako. Madali lang pala tanggalin yan. May screw rito. Yan. Papakita ko sa inyo yung dumi sa loob. Kita nyo, ito yung control board. Ganito. Meron siyang clip doon, so dahan-dahan lang. Tanggalin. Yan guys. So to remove yung panel, dito merong screw rito. Kinalawang na siya. Ito yung tinatawag na golden dato puti. So guys, pag natanggal nyo na yung screw doon sa taas, dito naman sa baba. Okay. Tanggal nyo yan, yung control sa likod, itong papakita ko sa inyo, itong water level sensor, kailangan tanggalin yun ito, i-cut din ito para mahugot ito sa taas. Okay guys, so i-cut natin dito, i-cut yan. Gagawin natin para mahugot. Ito, ikakat na lang natin to. Babalik na lang natin mamaya. Yan. So, silain natin ito. Taas. Yan. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong screw. Para tanggalin natin ito. Yun ang lilinisan natin. Kasi yung mga dumi dyan sa loob, yun ang sumasama sa labahan kapag hindi nalilinisan. So pag natanggal nyo yan, guys, pakita ko yung duri. Hindi lang maliwanag, pero yan, nakikita nyo sa ilalim. Yan. Dito sa gilid. Yan. Tapos, pressure wash natin yan. Yan guys, tanggalin muna natin. Ito, tinatanggal ko rin ito. Yan. Tsaka ito. Yan o, dapat nililinis yun. Kailangan linisin ko na ito. Ito po madalas dapat linilinisan ito. Tinatanggal yung dumi pagkatapos maglaba. Pressure wash na natin.
pagkatapos nating i-pressure wash dito sa gilid, i-remove ng scale, babara naman natin siya ngayon ng distiller. 500 ml. Dami niya nalaman. Natansya ko na mga kaibigan. So guys, habang binababad natin yung tab, kakalasin naman natin itong control dito para malinisan natin yung cover, i-pressure wash natin. So to remove, tanggalin yung screw rito. Angat. Ito, pwede nang linisan ito. Set rito. Tapos ito, sa bulb, hindi mo kasi matatanggal ito. Kailangan natin butin to. Yan, ganyan. So, picturean nyo muna para alam nyo kung saan nakalagay pag ganyan. By the way, ito yung water bulb. Dito pinapasok yung tubig. Kapag may failure yung inyong inlet bulb, water bulb, hindi magpapasok yung tubig dito. Kailangan i-check ito. Kung hindi pumapasok yung tubig, ito ang water bulb na ang problema. So, kung may pumapasok na tubig, tapos tuloy-tuloy, ibig sabihin yung inyong control board ang may problema. So, dito lang po i-check kung walang pumapasok na tubig. Ito naman, yung part na to is water level switch. Siya ang nag-i-indicate kung yung tubig mo ay nasa level na, using dito. Di ba mayroon ditong high, medium, little, and low. Ito ang indication mo. Tanggalin natin to. Ayan. Para malinisan natin ito. Sagutin lang yun. So again, ang purpose nitong water level switch, indication of water, high, medium, little, and low. Indication ng tubig. So kapag ang tubig mo umaapaw, ibig sabihin ito ang may problema. Kailangan mong palitan ito. Ito may problema. So, tabi natin. Next, ito namang door switch. Ang door switch, ang trabaho niya, kapag bukas yung pintuan mo, na nag-spin dry ka, kapag bukas yan, at nag-error siya, door open, ito ang may problema. Ito ang tinatawag na door switch. Tanggalin natin to. Isang tabi. And then, butin dito sa ilalim. Para mahugot yung ito yung control board. Mahugot yung I have to remove here. Ayan, tanggalin nyo. Ayan. Pinahin dito. Kailangan hindi ito mababasa kasi pag nabasa natin, tapos yung washing machine. Mahal pa naman yan, nasa almost 5,000. So ngayon, ito. And then, this one, to remove ito para hindi mabasa ito. Kasi kung tatanggalin natin dito, nakafix na yan. Pwede naman itong tanggalin dito. Tanggalin muna sa loob. Lagay sa loob. Yan. Ayan, natanggal yan. Yan, tanggal na siya. Or pwede mo na itong linisan din. Or yan, pwede matanggal. Ito nasi-separate lahat yan. Kapatid. Ngayon, gagawin natin habang binababad natin itong tab, ipipressure wash natin ito. Guys, to drain manually, ito yung drain motor. Ang function is to hilain itong drain plug dito para yung tubig bumaba doon. So, para to
remove yung tubig sa loob since natapos na natin ibabad. Pinit yung hilahin ito. Dito nyo rin makikita kapag barado ang inyong drain. Dito, kung may mga quenches dito, minsan maraming quenches dyan. Ayan, hilahin nyo lang yan. Kapag hindi gumagana yung drain nyo, hindi lumalabas yung tubig, ang problema dito sa drain motor. Guys, ang problema nitong drain motor na ito, habang nagwa-wash ka, paunti-unti siyang nagde-drain ng tubig. So sayang yung tubig. So nagre-refill automatic yung drain inlet and inlet mo, water inlet mo. So papalitan natin ito. Paano siya palitan? Yan, ito yan. Paano po? Yan. So para palitan 'yan, hanggang dito. Make sure na compatible lang yung drain motor. Na ipapalit. Paano compatible? Yung kanya tulad nito, yung paa niya dapat pareho dito. Dapat mag-match. Paano pag hindi nag-match? Katulad nito, hindi sila match. Yun ang problema. So pag hindi nagma-match tulad nito, ang option na pwede mong gawin, kunin yung paa nito, pagpalitin sila. Kaya lang hindi sila po pwede, ganito lang talaga. So the best thing na pwede mo lang talagang gawin, bumili ng ganitong drain motor. So sa case natin, hindi natin mapapalitan. Hindi. Ibabad na siya, tatanggalin naman natin itong cap para yung casing ay malinisan naman natin. To remove itong shock absorber, tanggalin siya. Ayan. Pero dito kailangan mo ng katulong. Kaya pahawak mo sa kasama mo sa bahay. Sa case ko na to, ang aking may bahay. Ayan. Ikot lang, ganun lang. Ayan. Yung sa kabila. Ayan. Ayan. So ang gagawin, pull this up. Ayan. Sa kabila. Ayan. 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 Taog natin. Ayan. So makikita nyo po yung shock absorber na dito. Lilinisan natin yan. Pre-pressure wash natin. Okay guys, yun, pressure wash natin. Guys, pagkatapos natin malinisan yung casing, yung tub, babalik na siya natin dito. Yeah, malitanin lang siya. May kabigatan lang siya. Ito na yung mas nahirap na parte. Pwede natin siya. Yep! Yep! Ayan. 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 Okay, baba mo. So, fix lang siya ng gano'n and then hanapin kung saan yung control. Dapat dito sa may butas. Ayan siya. Yun. So pag nakita na natin yun, gano'n uli, pahawakan sa kasama. Kunin nyo itong shock absorber, pasok sa loob. Hilahin, pasok dito. Gano'n din dito. Shock absorber. Yan, pasok dun sa loob. Hilahin, pasok dito. Dito. Ayan. Diola! Okay. So, connect na lang natin yung mga control and then pasok dito. I-assemble ulit natin. Pero guys, ito natapos na natin. Nalinisin, i-deep clean. Yung ating washing machine, tinetest na lang natin siya ngayon. Nakalit na lang yung cover dito sa likod, yung dito. Look! Ayan. Alright. So, yun guys. Thank you for watching.
please share and subscribe to my channel. Thank you, bye-bye.